Magandang araw sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon po ay panibagong serye ng ating COD, which is the Capstone Online Devotion. At susundan po ito natin ng panibagong paksa na napapanahon. Pero bago ang pagbasa ng kasulatan ngayong gabi, nais ko munang ipagkaloob ang pagkakataon upang sa ganun ay maiset ng lubos ang ating atmosphere sa presensya ng ating Panginoon. Kaya ngayon, binibigay ko kay Sister Maika ang ilang minuto para sa hiling natin na isang awit. Magukul po tayo ng maikling panalangin sa formal na pagsisimula ng ating gawain. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo ngayong gabi upang humiling ng gabay mo. At ang munting gawain na ito ay makapagdulot ng sigla, kagalakan, encouragement para sa iyong bride, Panginoon. So God, we thank you once again as we invite you
to speak before us in Jesus Christ's wonderful name. Amen. So praise the Lord. So yung pong ating paksa ay malaki ang kinalaman nung inawit ni Sister Micah, because I want to speak a simple subject ngayong gabi about men's basic necessities, no? So bago yan, samahan po ninyo ako kung hawak ninyo ang iyong mga Biblia, which I hope you do. Dito sa Isaiah chapter 26. In the book of Isaiah, chapter 26, sa wikang Ingles, sa verse 20. Sabi dito, "Come, my people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about thee. Hide thyself, as it were, for a little moment, until the indignation be overpast." 21, "For behold, the Lord cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth also shall disclose her blood and shall no more cover her slain." Salamat sa mga talatang binasa natin. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. So kagaya ng aking sinabi, pag-usapan po natin ngayon ang genuine or real basic necessities. Of course, eventually gusto kong sabihin ang necessities ng bride sa panahon na ito. Pero bago tayo dumako sa mga bagay na yon, of course, tinuruan tayo ng mensaheng ito, no, na ang mga bagay na natural ay tumitipo din sa mga bagay na espiritual, no? Kaya katulad ng binasa natin, isipin ninyo yung ating panahon ngayon, no? Sinabi na, tinukoy na ating Panginoon ang kanyang sariling bayan na katipo ng nobya ni Kristo sa ating panahon ngayon. At sabi niya, "Enter thou into thy chambers and shut thy doors about thee. Hide thyself, as it were, for a little moment, until the indignation be overpast." So, napapanahon po ang mga talatang ito, no? Kasi ngayon, yan ang ating kinalalagyan. Tayo ay nakatigil sa ating mga tahanan, at sa ganitong kalagayan, sinabi din yan ng ating Panginoon. Na sabi dito, "Itago mo ang iyong sarili sa maikling panahon." So this is for a little moment, no? This is just for a little moment. Kagaya ng sinabi ng ating pamahalaan, hindi naman ito permanente, panandalian lang ito. But you see, sa mga ganitong pagkakataon, masarap manatili sa bahay kumpleto ka, di ba? Meron kang pagkain. Siyempre yung pagkain kasama na yung tubig doon, no? Tubig doon, no? Kasi yung ating basic necessities, no? Sa natural ay tatlo po, po yan, no? Yung ating siyempre yan yung ating tahanan, refuge natin. At the same time yan, family. Pangalawa, ating mga, no? Basic needs ay yung food and drink, yung supply. Pangatlo ay yung ating mga kasuotan, no? Dahil hindi tayo pwedeng walang kasuotan. So, ngayon, no? Mga kapatid, mula sa mga bagay na natural ay nais kong dalin po 'yan sa mga bagay na spiritual later on. Pero tignan natin yung ating panahon ngayon. You just imagine yung sitwasyon ng ating bayan, ng mga kababayan natin, ng mga tao sa halos buong mundo, no? Itong kalagayan na ito na nararanasan natin. So minsan hindi natin masisi yung mga tao, nagmamadali sila, umuuwi sila, yung mga taong gustong umuwi hindi makauwi. But you see, we see some of these natural things, at ito po ay maiuugnay natin sa mga bagay na espiritual. Kasi bakit ang tao
nakita ko yung ilang mga eksena doon sa mga borders, no? Yung mga tao, nagmamadali sila, pinipigilan sila ng mga pulis, ng mga militar, para hindi sila, dahil kailangan silang check upin, no? But you see the desperation, yung mga tao, yung desperation nila na gustong-gusto nilang makauwi, para makita nila yung kanilang pamilya, makita nila yung kanilang kalagayan. So ito'y isang uri ng natural na desperation ng isang tao. Pag meron siyang bahay, gusto niya umuwi, no? At syempre, pag kaya siya napalayo, kailangan niya maghanap buhay para may kainin ang kanyang pamilya. At syempre, meron ding mga kasuotan na dapat pagkaloob sa kanyang pamilya. Isang husband o ang ama ng tahanan para na sa ganun ay meron siyang mai-provide sa kanyang pamilya about all these natural basic necessities. Okay, pero alam niyo, sa tinakbo ng panahon ngayon, kasi marami ng mga necessities din na originally hindi naman ganun, no? But these are simple basic needs. Ang tao, mahalaga may bahay. Kung gaano kaliit, kung gaano kalaki, ay depende na yon sa kakayanan, no? Pero ang mahalaga, meron tayong bahay na uuwian. Pangalawa, ang tao, para mabuhay, kailangan niyang kumain, kailangan niyang uminom. Kasi kung wala ito, manghihina ang katawan mo, makakasakit ka, eventually ikakamatay mo. At pangatlo, siyempre, yung ating mga isinusuot, no? So, ganun din naman, kung ito'y mga pangangailangan natin sa natural, dapat maisip ng tao na higit na mahalaga na matugunan yung mga pangangailangan espiritual, no? So, ang mga tao ay nagiging abala, nagiging nauubos yung panahon nila dahil sa mga bagay na natural. At ang mga tao napupuno ng mga alalahanin, no? Na isa yan sa mga dahilan kung bakit nasabi ng lingkod ng Diyos na ginamit niya na propeta sa ating panahon na ito, ating kapatid Brother Branham, sabi niya, we're living in a neurotic age, no? Na ang mga tao masyado silang kargado ng napakaraming mga isipin sa buhay, mga alalahanin, at iniisip nila yung bukas. Kaya ang tao ay laging nagmamadali, laging nagsusumikap, laging parang meron palaging hinahabol. Pero bilang mga anak ng Diyos, ang ating Panginoon ay meron po siyang mga paalala sa atin, no? Sabi dito sa Mateo sa chapter 6, babasahin ko sa inyo. Sabi niya sa verse 25, "Therefore I say unto you, take no thought of your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Behold, the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?" Di ba, napakagandang assurance muli na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Kung yung mga ibon nga eh, no? Hindi naman sila naghahasik, hindi nga sila umaani. Para nang sa ganun ay mag-ipon sila, mag-imbak sila doon sa kanilang mga storehouse, no? Sa umaga ang ibon, kakantayan, aawit, magpupuri sa Panginoon at hindi siya nag-aalala. Ito po ang hinalimbawa sa atin ng ating Panginoon, no? Upang nang sa ganun ay hindi tayo mapuno ng mga maraming mga alalahanin. Sabi ng Panginoon, kung yung mga ibon nga, eh kayo pa man na mga anak ng Diyos, hindi ba't higit kayo kaysa sa kanila? So ito'y isang bagay na magandang marapat nating i-consider. At ang mga bagay
naalalahanin natin, no? Sa araw-araw, anong kakainin natin, lalo na ngayon, di ba? Sarado, may oras ang pamimili, hindi pwedeng lumabas ang lahat. At kaya hindi kataka-taka na ang mga taong walang pananampalataya ay mapuno po sila ng mga takot. At dyan po nahihiwalay ang mga tunay na mananampalataya dahil tayo, meron po tayong sandigan, meron tayong takbuhan, meron tayong katiyakan sa lahat ng mga bagay na ito. Sundan natin, sabi ng ating Panginoon, which of you by taking thought can add one cubit unto his stature? Ang tanong, kung mag-aalala ba tayo, natutugunan ba yung pangangailangan natin? Kung mag-aalala ba tayo, madurugtungan ba yung ating mga buhay? Kaya sabi ng Panginoon, why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. So ngayon, dalawa na ang nakita natin. Sabi ng Panginoon, ba't kayo mag-aalala sa inyong mga pagkain at mga iinumin? At ngayon, ang sabi niya, ba't kayo mag-aalala sa inyong mga susuotin? Diba? Ang mga tao nag-aalala sa kanilang mga susuotin kasi hinahabol nila yung fashion, kailangan sunod sila sa uso. At yung mga tao na mahilig sa mga outing, sa restaurant, gusto nila yung mga gimmicks at lahat na. Yan yung mga parang anlaki-laki ng mga bagay na nawala sa kanila. But come to think of it, tinuruan tayo ng ating Panginoon na mabuhay sa kasimplihan. And if you're living a life of simplicity, wala itong mga alalahanin na ito. Dahil, sabi ng Panginoon, consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, neither they do they spin. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of this. Si Solomon, napakayaman, nabuhay siya sa karangian, pero ang simpleng liryo sa parang, yung karangian, yung kagandahan ng liryo sa parang, ay hinalintulad ng ating Panginoon. Sabi niya, yung kagandahan ng liryo, yung karangian ng liryo, yung sukat ng karangian nito, hindi yan naging katapat man lang ng pinakamarangyang kasuotan ni Solomon. Wherefore, if God so clothed the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith? Sinasawa niya yung mga apostol eh, dahil sila ay masyadong maraming mga alalahanin sa kanilang mga pang-araw-araw, pagkain, at kanilang mga kasuotan. No? So, hindi natin dapat seryosohin itong eksenang ito sa kalagayan ng buong mundo ngayon. Alam nyo, tayong mga Kristiyano, minsan nakakalimutan na nating mag-fasting eh, no? Kaya ang nangyayari, ito siguro yung way ng Panginoon para nang sa ganun, eh, ma-consider natin. Pero gayon man, mas masarap talaga na mag-fasting pagka sa gana, no? So ngayon mga kapatid, isa pang statement ng ating Panginoon. Sabi niya, and a certain scribe came and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest. And Jesus saith unto him, the foxes have holes, and the birds of the air have nests. But the Son of Man hath nowhere to lay his head. Anong gustong ipakita ng Panginoon dito sa atin? Ipinakita niya sa atin na siya mismo na nilisan niya yung karangian, yung kaharian. Bumaba siya sa level natin. At mas pinili niya na makipantay sa mga alipin. At ni wala siyang maituring na sarili niyang tahanan. Wala siyang sariling kabayo na masasakyan sa kanyang misyon. Wala siyang sariling bangka para tumawid man lang ng kabilang isla. Pero hindi ito ang bagay na pinahalagahan ng ating Panginoon. Sa makatuwid mga kapatid, hindi ang mga natural na bagay ang dahilan ng pagparito ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. Merong mas mataas na uri ng kahalagahan na dapat nating pagtuunan ng pansin. Oo, kailangan natin ng mga bagay na natural habang nandito tayo. Pero hindi dito dapat mabuhos ang ating panahon, ang ating mga pag-iisip, at ang ating mga pangarap. Hindi dapat matuon dito.
Ang eksenang nangyayari ngayon sa buong mundo ay isang patunay lang, mga kapatid, na dito sa ibabaw ng lupa, wala itong maipapangako sa atin na permanente, maliban sa mga bagay na pangako sa atin ng ating Panginoon. Hayaan niyo akong sumipi muli ng ilang mga statements mula sa message ng prophet. Sabi niya dito sa message sa Unchangeable Word of God, bilisan ko lang, I was passing through a museum not long ago and they had the estimation of a man's body laying there and it was just about enough white was to sprinkle a hen's nest. And the man weighs 150 pounds and just about enough calcium and potash. Anyhow, estimated altogether, a man weighing 150 pounds, you know how much he's worth? 84 cents. O, yun daw, lalaki o isang tao na 150 pounds. Ang kanyang timbang. Pero ang halaga lang niya ay 84 cents. At ang ginagawa ng tao, o generally, patungkol din ito sa atin, yung 84 cents na halaga ng katawan na ito ay binibihisan natin. Sabi niya, this 84 cents, you put on $20 hat on 84 cents, a $500 mink coat on 84 cents, then your nose up in the air, if it rain, it drown you, trying to think you're somebody when you're not. You're nothing but 84 cents. That's all. Ang bigat na statement. Sabi niya, dahil lang sa mga napakamamahaling kasuotan natin o ng mga tao, yung mamahaling sombrero, mamahaling niyang relo, mamahaling kasuotan, at lahat na mula ulo hanggang paa, at dahil sa kanyang pagmamalaki ay tumitingala siya. Sabi niya, sa sobrang tingala, pag umulan, mapupuno daw ng tubig yung ilong, no? Dahil sa pagmamalaki. Pero, ang halaga nito, 84 cents lang. Sabi ng prophet, pupunta ka sa restaurant, kakain ka, tapos pag may nakita ka na merong spider o gagamba dun sa inumin mo, ididimanda mo yung restaurant, no? Ganyan, pahalagahan ng tao yung kanyang katawan dito sa ibabaw ng lupa. Pero sabi niya, merong mahalaga sa loob natin, sa bandang ibaba, sabi diyan, you've got a soul in there that's worth 10,000 worlds. Palagay ko, yun ang dapat nating bigyan ng halaga, no? At isa pang statement, minsan nagkakamali po tayo ng pagtingin na iniisip natin ang pagpapala ay nasusukat lamang sa mga bagay na natural, no? Pero basahin natin yung sinabi ng propeta. Sabi niya, now, or not always, prosperity is a sign of spiritual blessings. But sometimes on the contrary. O hindi daw sa lahat ng pagkakataon, ang kasaganaan ay tanda ng mga spiritual na pagpapala. No? Sometimes, it's contrary. O isipin ninyo, ngayon, million-million ang pera ng tao sa bangko. Wala naman mabili. Million-million ang pera sa bangko. Di naman makapag-withdraw. Anong gagawin sa'yo? So dito natin makikita, itong eksena na nangyayari sa ating paligid ngayon ay isang matibay na halimbawa, isang matibay na katunayan, mga kapatid, na ang kasaganaan ay hindi po yan katibayan na ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Ang tunay na pagpapala ay kailangang makita po natin. People think maybe you have to own a lot of worldly goods. Mamahaling bahay, mamahaling kasuotan, mamahaling sasakyan, at lahat na. And shows that God is blessing you. That is not true. Sometimes, it's the other way. Okay? So, ulitin natin yung ating teksto. Sabi ng Panginoon, come my people, enter thou into thy chambers and shut thy doors about thee. Hide thyself as it were for a little moment until the indignation be overpassed. Tingnan natin yung mga highlighted scriptures, no? Sabi dito sa verse 20, pumasok ka, sabi niya, enter thou into thy chambers. Alam niyo ba yung sitwasyon natin ngayon? Ang daming mga tao ngayon, abala sila sa panonood ng TV.
nakatingin sila sa Facebook, kung ano-ano yung mga bagay na pinapanood nila, ninenervyos sila at lahat na, mga kapatid. Pero ikaw ngayon, nandiyan ka, eto nakikinig tayo sa salita ng ating Panginoon. Ito ay isang lihim na dako. Hindi ito nalalaman ng sanlibutan kasi hindi natin sila kasama ngayon, di ba? Pero tayo lamang ngayon ang merong lugar na kinalalagyan at ito ay lihim na dako. Ito ay lihim na lugar. Ito ay tahanan. Special na lugar ito, mga kapatid, na inilaan sa atin ng ating Panginoon. Nakapinid ang pintuan. Hindi literal na pintuan ngayon. Kung hindi yung kalagayan natin na walang alam ang sanlibutan, meron tayong pinag-uusapan na mahalagang bagay sa dakong ito ngayon. At ang sabi dito, ito ay panandalian lang. It's a lit for a little moment until the indignation be overpassed. So, palilipasin lang, dadaan lang ito, mga kapatid. No? Hindi ito magtatagal. Kung gano'ng kadali, kung gano'ng katagal, alam natin, titigil ito. Ayan ang sinabi ng Panginoon, until the indignation be overpassed. Now, sa 21, the Lord cometh out of His place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. Kaya huwag niyo ikatakot ito, itong COVID-19, coronavirus, o anumang mga salot na darating sa mundo, hindi po ito para sa atin. Ang Israel, mga kapatid, nung nandoon sila sa Egypt, ang salot na dinala ni Moses, mga binikas niya na mga insekto, mga pinupula niya yung dagat, mga palaka na naglitawan, hindi naman yun para sa Israel eh. Para yun sa mga nagmamalupit sa Israel, sa mga nagmatigas at kumalaban sa mga anak ng Diyos. Kaya hindi po natin ito dapat ikatakot. Maging ang paghihirap, huwag natin po itong ikatakot. Merong pangako sa atin ang ating Panginoon. Now, ano yung lugar na sinasabi? So muli, babalikan natin yung basic necessities. Shelter, food and drink, and of course yung ating clothing. No? So, eto po yung, dito po tayo tututok ngayon bago tayo magwakas. Now, basahin natin. Sabi dito, ano ba yung lugar? Ano ba yung shelter natin? Siyempre, ito yung ating meeting place. Ang sabi ng propeta, now, God only meets the worshiper through the blood. And under the blood, Israel had one place to meet God. Ang dugo ng Diyos na bumabalot sa atin. Yung buhay, mga kapatid, na pinagpipiestahan natin sa pamamagitan ng buhay na kumawala dun sa dugo ng Panginoon na tumulo dun sa krus ng Kalbaryo. Yan po ang secret place. Yan yung ating hiding place. Hindi yan nasumpungan. No? Kapag ikaw, if your life is hid in Christ, hindi ka makikita ng Diablo. Dahil ikaw ay tinalukbungan ng spiritual na dugo ng ating Panginoon ngayon. Yun yung ating tahanan, yun yung ating refuge, yun yung ating takbuhan, yun yung ating protection. At habang nasa protection tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, at yun ay meeting place kung saan kinakatagpo ng Diyos ang kanyang mananamba. No? At siyempre, katulad ng sinabi ko kanina, masarap na tayo nasa tahanan. Kung meron tayong sa oras ng pagkain, meron tayong pagsasaluhan. Pero yun ay sa natural. Ngayon, nasa ilalim tayo ng proteksyon ng dugo ng ating Panginoon. At ngayon, sa ilalim nito, sa loob nito, mga kapatid, ay meron tayong special na pagkain. Ano sabi ng Panginoon? Hindi sa tinapay lang nabubuhay ang tao. Diba? Nung tanungin siya, sabi niya, and when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ano ba ang bibig ng Diyos? Mga propeta. Kaya ang tinapay ng buhay na pinagsasaluhan natin sa ilalim ng presensya ng Panginoon, talukbong ng spiritual na dugo ng Panginoon, walang iba kung hindi ang mensaheng napapanahon na tawag natin dyan, the spiritual food in due season. Diba? Hindi yan galing sa kung saang seminaryo, hindi galing sa kung saang organisasyon, pero galing yan mismo sa bibig ng Diyos sa pamamagitan ng binindikang lingkod ng Diyos na siyang bibig niya sa panahon na ito. Amen. At so, sabi sa Matthew chapter 24, who then is a faithful and wise servant whom his Lord hath made ruler over his household? Muli, tahanan na naman. To give them meat
in due season. So sabi ng merong preaching ang title, Recognizing Your Day and Its Message. So ito'y kailangan nating masumpungan, no? Ang Israel, bago sila lumabas ng Ehipto, nasa loob ng tahanan yung mga pamilya, no? At pagkatapos meron silang kinatay na kordero. Yun po yung kanilang pagkain, no? At ito ang nagbigay sa kanila ng lakas palabas ng Israel. Pangatlo, ang kasuotan natin. Ano ba ang kasuotan natin ngayon? Ang sabi sa Revelation 19, 7 and 8, "Let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready." Are you ready? Ha? Tandaan na ba tayo? Kung tayo handa na, dapat suot na natin yung damit pang kasal. No? "And to her," sino to? Yung bride, "was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints." So, yan po yung tatlong mahalagang bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin. Muli, hindi natin inaalis ang mga natural nating mga pangangailangan. Kailangan nating magbihis, kailangan natin na may tahanan para uwian habang nandito tayo, kailangan natin ng pagkain, no? Pero higit dyan ay kailangang matumbok natin yung kahalagahan ng mga spiritual na bagay na kailangan nating dalhin samantalang tayo nasa lihim na dako ng Panginoon. At yan po, nagpipiesta tayo, sabi ng Panginoon, pansamantala lang yan, manatili kasi sa inyong tahanan, pansamantala lang yan, palilipasin lang ng Diyos, paiirali niya, ipaparamdam lang ng Diyos yung galit niya, yung indignation na sinasabi, yung galit niya dahil sa pagiging masuwayin ng tao sa sanlibutan. Pero tandaan ninyo, hindi kailanman ang galit na ito ng Diyos ay para sa kanyang mga minamahal, sa mga hinirang ng Diyos. Kaya magpasalamat po tayo ngayong gabi na ang Panginoon ipinahayag niya sa kanyang nobya na handa, no, na samantalang nag-aabang tayo sa physical na pagparito ng ating Panginoon, ay pagsaluhan natin ang mensaheng napapanahon. Kaya nga inaanyayahan pa rin namin kayo na magpatuloy po tayo, subaybayan natin ang programang ito. Gagawin natin ito para nang sa ganon ay maibsan po yung ating pagkainip, no? Sa hindi tayo naiinip dahil meron tayong inaantabayanan. So bilang pagwakas, mga kapatid, gusto ko pa sanang basahin yung mga talata, no, na tungkol sa kasalan. Babanggitin ko na lang yung isa kasalan, na yung hari ay mayroong kasalan na inihanda para sa kanyang anak lamang. Nag-imbita siya, marami siyang ininyayahan, pero hindi lahat interesado, no? Kaya sila, inutusan niya yung kanyang mga lingkod, sila ay pumunta sa mga palengke, sa mga karsada, at lahat na, at sabihin na mayroong piging ng kasalan. At sa isang kasalan, mga kapatid, nung dumating yung pagkakataon na doon sa isang parable, sa isang kasalan, ay kasi pag pumasok ka sa kasalan, meron pong tinatawag doon sa gate, yung gatekeeper, yung porter. Pagpasok mo doon, bibigyan kanya ng damit pang kasal, no? So nung nandun na sa kasagsagan ng kasalan, ay napansin nung hari na meron na doon sa loob na nakapasok, pero wala po siyang damit pang kasal. Kaya siya po ay pinatali, at pagkatapos itapon niya siya doon sa labas, doon sa kadiliman, sa outer darkness. At sabi, doon na nga ang pagngangalit ng mga ngipin, no? At yung outer darkness na yan po ay walang iba kung hindi ang Great Tribulation, no? At yan ay nauukol doon sa mga walang damit pangkasal. Kaya ang damit pangkasal may sukat yan, no? Yung aking may bahay, Sir Sabel, ay mananahi. Meron siyang padron. At ilalapat niya yung padron, tapos tatabasin niya, no? So yung isang tela, pare-parehas lang ng ano yon, ng elements, pare-parehas lang yon ng quality. Pero kailangan kung saan lalapat yung padron, yun lang yung tatabasin at yun lang yung damit pangkasal. Yun lang yung sukat. Anong gusto kong iwan ng isipan sa inyo, mga kapatid? Kaya meron tayong
salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, sa natural, yung salita, yan yung nagbibigay ng sukat ng katawan mo. No? So yung damit pang kasal, isa lang sukat nun. Hindi pwedeng mag-adjust yun sa katawan natin. Kailangan fix yun. Kaya paano tayong lalapat sa damit pang kasal? Kailangan tayong kumain ng salita ng Diyos. At saan natin kakainan yung salita ng Diyos? Kailangan po meron tayong home. Meron tayong home church. At kaya nga, kahit nandito bilang pamilya, sinisikap pa rin natin makaabot sa inyo ang salita ng ating Panginoon. So, salamat po sa inyong lahat. At sa susunod po nating programa, ay subaybayan po ninyo. Tayong lahat ay sumaglit na manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po ngayong gabi. At nawa, ang munting paksa na ito na aming pinag-usapan ay tumimo sa puso ng iyong mga anak at lalong manariwa ang aming pananampalataya habang nag-aabang kami sa iyong physical na pagdating. Salamat sa mga natural na pagkain, mga natural na tuluyan namin, mga natural na kasuotan. Pero nawa, sa pamamagitan na ito, maipahayag namin ang pasasalamat sa lahat ng iyong provision na aming maisuot din ang damit pangkasal sa aming paghanda sa iyong pagparito at mangyayari lang na lumapat ang aming katawan sa pamamagitan ng pagkain na aming pagsasalusaluhan at ito ay sa pamamagitan ng mga salitang dumadaloy sa iyong tahanan, Panginoon. We thank you so much and bless all the people na inabot ng munting gawain na ito at sa iyo namin inuwi ang lahat ng kapurian sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi. Amen.